1980s, 1990s, hanggang year 2000, ang labanan, digital and data era. Ibig sabihin, information age na. Wala nang masyadong nagtatayo ng industry. Ang naglalabasan ngayon, information. Paano ka makakapag-create ng isang bagay na i-click, mag-click sa tao nang wala kang physical store? Ang tawag doon, online. Tama ba? Kaya lang, syempre, yung mga magulang natin medyo suanoy. Ito yung salitang suanoy. Yung napaglipasan ng panahon, ayaw sumabay sa mga bago. Kaya naman, pag may mga online, pansinin mo, hindi sila interested. Ayaw nga mag-cellphone, hindi ko marunong yan. Tama hindi? Kaya nung tayo na-involve, minsan tayo negative. Ayaw ko yan. Hindi yan bagay sa akin. Hindi naman yung tinapos ko. So, kadalasan talaga mga makakausap mo, pag first timer ka sa networking, kadalasan negative. Hindi dahil sa ayaw talaga nila, hindi lang sila informed. So, yan yung reason kung bakit ka nare-reject. Pustahan tayo bago kayo nag-join. Nang-reject din kayo ng tao tungkol dito. Tama? Ayoko nga. Ano ba yan? Ayoko nga. Tama? O kaya, yung idea man lang nare-reject mo na, ay, networking? Hindi ka man in-invite, nakita mo lang. Gusto mo bang pumita ng malaki sa online? Hindi ka naman in-invite, nabasa mo lang. Pero sa utak mo, hindi ko rin alam yan. Nire-reject mo, tama hindi. Ganun talaga. Kasi nga, misinform ka. Hanggang dumating ang time na bigla kang nabigyan ng chance na mas makilala to. Tama ba? Ganun kasi nangyari sa akin. Ako ang number one, hindi man sa pinaka, pero para sa akin, negative talaga ako. Kasi may tinapos ako. Yan sa yabang, mayabang din ako. Sanay ako na nag-uutos ng tao kasi nga, engineer ako by profession. Tama ba? May mga tauhan din ako sa ilalim. And then, nung nag-Japan ako, malaki ang sweldo ko. Pag malaki ang sweldo, malaki ang pera, kadalasan ang lalaki mayabang. Tama ba yan? Yabang magpainom yan. Mayabang sa kwento yan. Tama hindi? Ganun ako, siyempre, pag single ka. Pero pag ikaw, OFW, umuwi ka, lahat ng pera nga palabas. Walang papasok. So, siyempre, yung yabang paubos din. Tama, di ba? Yun yung nakakalungkot. Hanggang dumating ang time, ang iyayabang mo na lang yung tinapos mo. Pero wala ka namang ipon. Marami kayong kasilala ganun. Nakapagtapos, et cetera, et cetera. So, pag tinignan mo yung buhay nila, wala rin naman. Tama ba? Doon ako galing. Okay? So, ngayon kayo, nandito as network marketers, gusto kong maunawaan nyo na emergency. Asan na lang yung ako? Kung ano nga nyo, nag-start kami as network marketers, mentor, model, coach, ano, ito yung mga nakasabayan ko. Or mga siguro sumunod sa akin na para sa akin is with experience na talaga, mga higher uplines na maaasahan nyo pagdating sa mga pasikot-sikot about network marketing. Okay, kaya kasama ko sila dito. Gusto kong maunawaan nyo na nag-start sila, walang sponsor. Hindi katulad yung may nag-i-sponsor sa inyo. Ibig sabihin, nag-start kami, tulad ko, ang bumubuhay sa akin, ako lang din. Magbabayad ako sa sariling bahay, kuryente, internet, pagkain, habang humahataw. Ulitin ko, nag-start ako offline. Namamasahe pa ako kung saan saan lugar. Makapag-recruit lang. Tapos i-re-reject ka. Yan ang reason kung bakit sobrang daming kasabayan ko na nag-quit. Hindi nila kinaya yung tinatawag na proseso. Pakisabi nga proseso. Proseso. Ang proseso po sa network marketing or sa pagyaman, same lang din sa trabaho at traditional business. Hindi siya mabilis. Matagal siya. Nagkataon lang sa network marketing, pag tinodo mo yung sipag mo, kumpara sa iba, mas mabilis to. Pero hindi ko sinabing sobrang bilis. Okay? So ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, ang network marketing, kung gusto mong yumama ng bongga dito or ma-enjoy yung benefits pagdating sa network marketing industry, kailangan mo mag-stay dito for the next 5 years. Ilan? 5 years. Ilan? 5 years. So, yung 6 months na meron kayong sponsorship, huwag niyong i-expect na mayaman na kayo ng 6 months. Yan ang reason kung bakit maraming mga marketers na nalilito. Sabi, pag 6 months, okay na buhay ko. Hindi. Okay? Ang marketers program naka-design to as your stepping stone. Pag sinabing stepping stone, wala kang babayaran sa pag-i-start mo katulad ng nahirapan kami. Para yung probability mo makapag-establish ng income, para masuportahan mo na yung sarili mo, after 6 months is yung marketer's program. Ibig sabihin, pagdating ng 6 months, kailangan marunong ka na. Kumikita ka na, may galing ka na, kasi as much as possible, doon naman gagaling yung pang sustento mo for the upcoming 5 years
sa industriya mo para ma-enjoy mo siya ng buong mo. Nagigets niyo po yung point ko. Hindi po yung after 6 months mayaman ka na, walang ganun. Okay? So, marami mga marketers program or marketers na pumupunta dito na hindi dumaan sa ganitong klaseng orientation. Kaya ang iba sa kanila, ganito ang mindset. Tapusin ko lang yung kontrata ko ng 6 months, uwi na ako. Huwag mo nang tapusin, umuwi ka na ngayon. Bakit? Sayang yung pera ng OFW. Tama hindi? Tanungin ka na, PB. May nanay ka, tama? What if yung nanay mo nagpapadala ng pera para kay Mentor Shane? Kasi ito yung marketer. Hindi pinapadala sa'yo na anak kasi pinapadala dito sa marketer. Tapos nalaman mo itong marketer pala, magkukwit lang din after 6 months, matutuwa ka sa pera ng ginagastos ng nanay mo, sa taong magkukwit lang din. Tama hindi? Gusto ko maunawaan nyo ang marketer's program na kadesign to para payamanin ka for the upcoming years. Kailangan mo lang magkaroon ng stepping stone na hindi mo kailangan problemahin yung pinproblema namin. Nag-i-start tirahan, pagkain, bills, tama ba? Training program, meron na lahat. Libre na for the next 6 months. Anong kailangan yung patunayan? Deserving ba kayo dun sa binibigay niyo? So, kailangan nyo mag-perform. Pag sinabi mag-perform, maramdaman ng sponsor at ng mga uplines na ginagawa mo yung part mo. Dapat may kausap ka. Dapat talaga nag-i-improve and nag-upgrade ka. Okay ba yun? In a matter of days, dapat nararamdaman namin sa yung kaseryoso kami. Tama ba? And sino dito yung mahihain? Eh, mahihain ba dito? Lilinawin ko. Nasabi ko na to dati. Lahat ng mahihain, mayabang. Lahat na nag-aastang mahihain, nagyayabang. Alam nyo ba yan? Paliwanag ko kung bakit. Ganito siya kasimple. Ano ang reason kung bakit ka nahihiya? Number one, ayaw mong mapahiya. Tama ba? Pangalawa, ayaw mong pagtawanan. Pangatlo, baka magkamali ka kasi. Tama ba? Bottom line, ang tingin mo sa mga kasama mo, kalaban. Tama ba? Pag tumayo ka dito, baka magkamali ako nang sasabihin. Baka pagtawanan nila ako. Tama hindi? Bottom line, pag ganyan ang attitude mo, number one, ayaw mo magkamali. So perfectionist ka. Feeling mo tama ka na lagi. Tama ba? Pag ikaw yung taong perfectionist at ayaw mo magkamali para matuto ka, edi nagyayaw ka. Ang totoong gustong matuto, kahit magkamali, okay lang. Kasi malalaman niya kung saan siya nagkamali. Doon siya mag-i-improve. Tama ba? At yung mga kasama mo, hindi mo yung kalaban. Kapag tumawa yan, hindi kanyan pinagtatawanan. Pinasaya mo lang sila. Tama ba? Imagine mo to, lahat tayo magta-talent dito. Lahat nag-talent. Si Sasha lang ang hindi. Sinong mas matatandaan ng tao? Lahat nang nag-perform, yung hindi nag-perform. Hindi mas napahiya ka tuloy. Tama ba? Kasi kaiisip mo, baka magkamali lang, napakabadoy naman, baka anong isipin ng tao. Mag-iisip talaga ang tao sa'yo pag hindi ka sumabay sa kulturang meron. Nagigets niyo? Ulitin ko, lahat ng mahihain, ano? Mayabang. So, sinong mayabang dito? Wala na. Tama ba? Pag sinabi yung sayaw-sayaw. Ganyan kasi ako mag-isip. Ulitin ko, engineer ako by profession. Baduy na baduy ako sa talent. Kanta! Sayaw! Budot! Suntok-suntok! Gano'n lang! Nababaduy na. Kasi engineer ako, tama? Hanggang napansin ko, hindi ako nakakasabay sa kultura. And then kung ano nakukuha kong leader, since hindi ako nakikita magpe-perform, sa tingin niyo, magpe-perform sila, hindi? Hindi. Inong naging kalug ako, mga kalug din. Dapat kalug ka na. Tama ba? Ang goal mo is magpasaya. So pag nagiging masaya ang tao dahil sa'yo, nasa harap ka, nagpe-perform ka, okay yan. What if magkamali ako, mentor, pagtawanan ako, bottom line, hindi mo siya uulitin next time kasi natuto ka hanggang gumaling ka. Tama hindi? Sino pang mahihain dito? Wala na? Sure na? So pag may season naman, sayaw-sayaw! Kasi sooner or later, magbibuild ka ng grupo. Kung ano yung foundation ng learnings and ginagawa mo, yun din yung mamanahin nila. Eh kung kalug ka, hindi kalug din grupo mo. Kung masayahin ka, masayahin ang grupo mo. Eh kung mahihain ka at nagyayabang ka, pansinin mo, mga leaders mo, kaya yabang din. Hindi mo mapagalaw. Tama? Totoo? So importante as marketers dapat mag-perform kayo. And ang performance means numbers.
Pag sinabing numbers, may napapakita kang numero. Ilan ang nakakausap mo, ilan ang... Sa mga nagsisimula, syempre, hindi namin kayo pupurasan, may kausapin ka agad. Kasi nasa training program kayo. Kailangan mapanood niyo yung mga videos na kailangan niyo mapanood. Okay po ba yan? Napaka-importante nun. And syempre, sa mga girls and boys, awareness para sa love life. Tama yung sinabi ni Mentor Odell, mahalin mo ang nagmamahal din sa'yo. Totoo yun. Ito lang yung foul, o ito yung below the belt. Huwag kang makikipagrelasyon. Yes? Kasi ang pakikipagrelasyon, it means responsibility. Tama? Walang problema magka-crush. Walang problema ma-inspire ka sa tao. Walang masama maging goal mo yung tao. Huwag ka lang makikipagrelasyon, lalo kapag nalaman mong ikaw din pala yung goal niya. Bakit? Kapag may relationship, means responsibility. Kapag may responsibility, laging involve ang pera. Alam niyo ba yun? Lahat ng responsibility ng tao, involve ang pera. At ang isa sa mga responsibility ng tao, kumita ng pera. Kung hindi ka pa kumikita ng pera, ibig sabihin, may problema ka sa responsibility na yun. Ba't ka pa kukuha pa ng isa? Na hindi mo na nga kayang mag-provide para sa sarili mo. Kukuha ka pa ng another responsibility, kailangan mong lagyan ng pera. Tama hindi? Ilan ba ang kakilala niyong naging single mom? Ilan ba ang nakilala niyong nagmahala naman, naghiwalay din dahil sa walang? Kasi kulang sa responsibility. Kasi nga walang? Girls, papayag ka makipagrelasyon sa lalaking walang pera? Tapos sabihin ka, bakit? Mukhang pera ka ba? Practical lang ako. Tama ba? Napaka-importante po yun. Walang problema magmahal. Nakasulat naman yan sa Bible and isa sa mga golden rule niya, love your enemy. Pati nga kaaway mo, mahalin mo raw eh. Pero huwag kang makikipagrelasyon, lalo kung hindi mo pa kaya. Okay po ba yan? Especially sa mga girls and boys. Walang halong biro. Very strict ako dito. Pag may nalaman ko may nakikipagrelasyon, uwi ka kaagad. Hindi kita kailangan dito. Number one, parehas nagtitake ng time ang relationship and business. Kailangan mag-spend ng time sa love life mo para patunayan mo sa kanila mahal mo siya. Tama ba? So magde-demand siya ng oras, magde-demand ka rin ng oras. Ang business mo, nagde-demand din ng oras. Ngayon, mahati yan. Ano mangyari sa results? Wala din. Ang dami kong kasabayan na magagaling sana. Pero dahil sa love life at mismanagement ng emotion, nawala. Okay po. Pangalawa, character. Hindi namin sinasabing baguhin mo ang attitude mo. Hindi namin magagawa yan. Ikaw lang may karapatan magbago yan. Ang gusto kong pag-usapan natin yung character mo. Anong character meron ka ngayon? Kasi ikaw, kung ikaw yung tipong may character na nagkukunwari lang, kasi wala ka pang kinikita, kaya medyo mabait ka, pupusta ako pag kumita ka, nalalabas pa rin yan. Ang dami ko na nakita ng ganyan. Hanggat may napapala pa sa amin, masunurin. Nung nakaramdam na ng konting award, achievements, results, and reward, iba na ugali. Ang sabi ng iba, nag-iba na ugali niya. Hindi po totoo yun. Dating character niya na yun. Na-amplify lang nung nagka-results. Bakit? Hindi niya kaagad binago. O hindi siya nag-decide na magbago nung nagsisimula pa lang siya. Kaya nung nagkaroon ng results, lumabas pa rin yung totoo. So ako ngayon nagsasabi sa inyo, habang kumikita kayo, okay? Habang nagkaka-results and awards kayo, dapat lalo kayo nagiging kakampi ng grupo mo. Hindi pwedeng ikaw ang pinagmumulan ng conflict sa loob ng hub. Okay po ba yun? Sa loob ng hub, dapat ikaw ang number one naggagawa ng solusyon or part ka ng solusyon sa mga problem sa hub. Hindi pwedeng ikaw yung sakit ng ulo sa hub. Tama ba? Napaka-importante po yun. Kasi ikaw yung sakit sa ulo ng hub, maniwala ka sa akin. Never magiging masaya ang paghato mo. Kasi lagi kang may kaaway. Tama ba? Kaya nyo bang ipangako sa akin na dapat ang cooperation sa loob ng hub, ikaw yung isa sa pinaka number one na nagsasabi na, ay, support ako dyan. Sige, gawin natin yan. Okay po ba yun? Napaka-importante yun. Hindi pwedeng kayo yung sakit sa ulo sa hub. Okay? Number two, pagdating sa respect sa mga uplines, hindi namin yan i-deliman sa inyo. Kasi ang respect, hindi hinihingi, binibigay. Ang akin lang, syempre, kung gusto mo rin i-respeto, matuto ka rin mag-respect. Okay ba yun? Walang problema ng mga uplines nyo, kakulit namin. Kakwentuhan nyo, walang problema. Lapit lang kayo anytime. Okay po ba yun? Pero wag na wag yung gagawin yung ginawa ko noon. Yung naninilip ka ng mali ng upline. Lalo kapag tumatagal ka na dito. Maraming gumagawa ng ganito. Sa umpisa, masunurin. Sa umpisa, nandyan yung effort na tawag yan. Yung
pag nandiyan si upline, nagpe-perform, tama ba? Pero sa katagalan, dahil nakikilala na si upline ng mas matagal, ang tawag namin ng over-familiarity, to the point, iba na galaw. Nandiyan yung upline, sa baba, nagbabantay sa hub, tutulog ka. Napaka walang respect para sa akin. Imagine mo, yung upline mong kumikita na, nasa loob ng hub niyo, binabantayan kayo, tapos ikaw tutulog. Ikaw, magiging masaya ka ba pag ganun, yung nga leaders mo, tutulogan ka habang oras ng hataw? Tama, hindi? Number one po yun. Pangalawa, panchichismis kay upline. Alam mo, si upline, grabe ganito, ganito, ganito. Kumita man lang, di man lang magparamdam. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan magganyan-ganyan ka? Tama ba? Kaya nilagay itong sisal na to. Anong number one? Kailangan ito ang number one na nasa isip mo. Kaya ito nilagay sa unang. Umpisa pa ito sa pangalan mo. Bago pa pangalan mo, gratitude muna. Kailangan meron kang tinatawag na eternal gratitude sa mga taong nagturo sa'yo. Kahit magkamali yan, kasi tao yan. Tama? Dapat mas magaling kang magbilang ng mga tamang nagawa nila kaysa sa mga mali. Kasi kapag ikaw yung tipo ng tao habang tumatagal sa negosyong ito, mas magaling magbilang ng mali, pupusta ako, bubuluso ka toro. Walang makakatulong sa attitude mo. Okay ba yun? Napaka-importante, mas magbilang ka ng mga tama. Okay po ba? Kahit ako na mentor nyo or upline, magkakamali din ako sa harap nyo. Kasi nga, tao ako. Tao ba? Pero the moment magsimula ka na magbilang ng mali ko, maniwala ka sa akin, nahihirapan ka makipag-cooperate sa amin. Tama? Never naging tama ang pagpuna ng mali ng iba. Ichichismis mo pa. Tama? Importante. So, gawin nyo yung part nyo. So as marketers, napaka-importante na yung gratitude nyo sa mga nag-i-sponsor sa inyo, sa mga nagtuturo sa inyo. Dapat forever. Okay ba yan? 7 years na ako dito. Hindi ko nakikita na sisirain ko yung gratitude ko sa mga uplines ko o sa mga nauna sa akin na nagturo sa akin. Kasi alam kung wala ako dito, kung wala sila. And gusto ko ganun din kayo. Okay ba yan? Habang hindi pa kayo kumikita, gusto ko maintindihan yung internalization na forever gratitude or eternal gratitude. Okay ba yan? Okay? And syempre, for the next 6 months, mabilis lang po ang 6 months. May tinatawag kaming graduation. Pag sinabing graduation, hindi yung graduation natin sa module training. Sinabi graduation, graduate ka na sa pagiging marketer. Ibig sabihin, salo mo na ang responsibility. Bakit? Maniwala kayo sa akin. Pag hindi dumating ang time na ikaw ang nagbabayad ng responsibility mo as a person, never kang yayaman. Kasi hindi mo matututunan kung paano mag-take care of yourself financially. Tama ba? Dapat matutunan mo kung paano mag-budget ng kinikita mo, ipabayad mo talaga sa bill sa bahay, sa kuryente, etc. At bago ka makarating doon, yung 6 months na yun, yun yung training program mo. Yung hataw mo. Yung kikitain mo, maiipon sa DTC yan. Pagdating ng 6 months, sabi natin may 15, 20, 30,000 pesos ka na. Diyan na mag-i-start yan. Hindi pwedeng pagdating ng 6 months, gusto ko 1 million na income ko. Power. Walang ganun. Okay po. Walang tulog. Ang ibig sabihin lang po ng marketers program is to give you a stepping stone para makaya nyo nang maging responsible or maging independent for the next upcoming 5 years. Kasi pagdating ng 5 years, sure ako, imposibleng hindi kayo millionaire circle. Imposible po yun. Pero yung 6 months, walang ganun. So ngayon pala sinasabi ko sa inyo malino. Okay po ba yun? Kaya nyo mo magtyaga ng 5 years kung mag-56 figures per month kayo. Kaya nyo bang mag-antay ng 5 years na gagawin tong negosyo to with sacrifice and process, yung proseso nga. Pero after 5 years, nagawa 100,000. Kaya nyo ba yun? Yes! Kaya niyo ba yun? Yes! Kaya nyo bang i-sacrifice yung years na yun? Yes! Kasi kung hindi, saan ka pupunta dito sa Pinas, same opportunity, okay, magtatrabaho ka at magawa 100,000 ka after 5 years. Meron bang ganun? Saan meron nun? Kasi kung meron nun, dapat hindi ako nag-networking. Dapat di ko tinalikuran yung pagiging engineer ko. Tama ba? Ganun siya kasi. Pag-usapan na lang natin yung ano, yung napaka-imposible na sa iba. Mag-travel sa ibang bansa. Kung nagtatrabaho ka sa Pilipinas, makapag-travel ka? Maliban sa pagiging OFW, syempre. Yung magiging turista ka. Yung tipong ayayin ka, oh, may 20,000 ka? Tara, Malaysia tayo 5 days. Alam mo, ay, meron ako. Tara. Tapos pagbalik mo dito, syempre may grupo ka, tama? May left and right din yun. Kumikita ka. Pagbalik mo may income ka pa rin. Masaya ba yun? Yes. Yung experience mo sa networking. Sa trabaho, nako, ang tawag ko sa trabaho is very short gratification. Masaya ka lang pag kinsenas katapusan.
Tama ba? Kasi may sweldo. Pero yung pinag-uusapan na yumaman, pagtatawanan mo to pag nagtatrabaho kayo, no? Pag ikaw ba nagtatrabaho sa kahit na anong, you know, working student, tama ba? Tubuhan, pinag-uusapan niyo ba to? Habang nagtatapos ka ng tubo, bro, yayaman na tayo after 5 years! Ano sabi mo? Tumigil ka dyan. Walang patay sa kota. Tama ba? Tama ba? Estudyante ka, nag-iisip ka na mag-work. Pag-uusapan nyo ba to? Yes, makakapag-work na tayo, yaman na tayo. Yaman ka dyan. Yung supervisor nga natin, nagko-commute pa rin hanggang ngayon. Tayo pa kayo, kapapasok lang. Contractual ka pa lang. Wala pong nare-regular ngayon. After 6 months, tanggal. Palit ako. Tapos wala pang benefits, walang SS, walang fillet, walang pag-ibig. Machi mo, pati pag-ibig, tinatanggi na. Sama? Tama? Yun ang gusto niyong buhay? Ano ba naman ang 5 years magsasacrifice ka, gagalingan mo lang sa online? Tama ba? Kailangan yung self-confidence mo ma-develop. Kaya nga may mga sisel. Okay? Napaka-importante ma-develop mo yung tinatawag nating self-confidence. Na pag nagsasalita ka, pagdating sa kalog, tawanan, dapat number one ka nakikisabay. Hindi ka pwede masyadong seryoso. Lahat ng nagseryoso na ginagawang networking, hindi itong tagal yung dito. Kasi ayaw nga nilang magsalita. Ayaw nilang kausap ang tao. Ano ba ang market natin? Tao. Unless aso ang inahanap mo. Reprodig ko nga itong aso, kalabaw. At least to, hindi ako mahihiyang kausap. Ano mabibihin yun? Ang kausap mo dapat, tao. At ang tao, magkakaiba ba o gali? Oo naman. So napaka-importante yung control your emotion. Ma-adjust mo talaga sarili mo. Tama? Sa mga girls, anak ko, whether you like it or not, syempre, sa ganda nyo yan, advantage nyo yan. Kaya lang minsan, nagiging disadvantage sa paningin nyo kasi ayaw nyo nililigawan, ayaw nyo pinaparamdaman. Minsan, nakipikon kayo pag nagsabi na, sali ako sa'yo, basta maging tayo muna. Ikaw, sasagutin mo, sira ulo ko pala eh. Huwag ganun. Tama ba? Pwede ka na magpasalamat, gratitude nyo. Ay, salamat sa pagmamahal mo, kahit ngayon mo lang ako nakita. Appreciated yan talaga. Pag ganyan ka magsalita sa kausap mo, lalo yung lalaki, sabihin na lang natin yung lalaki is parang hustler ba? Sanay naman trip. Tapos ina-expect niya, ang sagot ng mga babae, ganun yung pagalit. Eh, ikaw, ibang sagot mo. Doon sila makadalasan, umaatras, iba to. Tama ba? Doon sila mas makukonvince na ikaw, well-trained. Okay, thank you. Ngayon mo lang ako nakita, hindi mo ako kakilala. Pero naramdaman mo kaagad yung strong feeling para sa akin. Ganun talaga siguro ako kaganda. Pasensya na. Kasalanan siguro maging maganda sa paningin mo. Pero hindi ako naghahanap ng relationship ngayon. Nakafocus kasi ako sa goals ko na makatulong. And naghahanap din ako ng partner na willing din tumulong sa iba. Pwede din siguro na ako dyan. Pag sumali ba ako dyan, sagutin mo na ako. Ay, hindi ko mapapromise yan kasi wala ngayon sa goal ko. Ngayon, kung may goal ka na makatulong sa iba, edi tulong-tulungan natin. Tama ba? Nangigas niyo yung point ko. So yung lalaki, magkakaroon siya ng sapat na idea na iba po. Tama ba? Hanggang mapa-ABC rule mo siya sa mga upline ko. Ang goal mo, mapakausap yung kausap mong lalaki sa mga uplines. Kami ang babasag dyan. Yung papinaka, ito po yung mentor ko. Ay, bro, kamusta? Balita ko, magjo-join ka na. Bakit ka magjo-join? Dahil sa ganda ng easy o sa ganda ng sponsor mo? Di ba? Mapabasag namin. Makakausap namin maayos kung ano ba talagang goal niya. Nagigas niyo? And minsan, may mga lalilitaw talaga niyan. Di, gusto ko po talaga din masayos sa buhay. O sige, napakaswerte mo sa sponsor mo. Maganda na, mabait, matulungan ka talaga niyan. Sasali mo, hindi. Sali yun. Pero pag masyado kang emosyonal, inaaway mo lahat na nagagandahan sa'yo. Kasi feeling mo, gagahasain ka, nasa online naman. Words pa lang, feeling mo, nire-rape ka na eh. Ang ganda-ganda mo, hindi ba pwede? Pwede ba maging tayo? Mamatay ka! Huwag ako! Grabe siya! One day naman! Taga saan ba yung takadaabaw mentor? Grabe, napaka-manyak! Takadaabaw! Manyak naman! Nasa Pasig ka eh! Hinubarang ka na ba kaagad? Grabe, mentor makatingin eh! Kailangan kontrolin niyo yung emotion niyo. Advantage ang pagiging maganda. So gamitin niyo siya in a way na magkakaroon kayo magandang communication sa pag-usap niyo. Gamit ang training na pinagdadaan niyo. Tama ba? Yan siya kasi. Girl and boys! Siyempre, mga guwapo tayo. Niyo? Ang hindi tatango, hindi guwapo. Guwapo ba? Guwapo ba tayo? Yes. Tama ba? Nagdadalawang isip po sila eh. Yeah. Pagdating sa looks, perspective ng babae yan. Tama ba? Kung sinong guwapo, sinong tisoy, sinong pangit. Pero may isang language ang mga babae na kadalasan nakaka-attract sa mga lalaki. Nasaan niyo yung malaman? And proven and tested na to. Kahit gaano kakapangit. Basta meron ka nito sa bagay na to,
kahit sa itsura, hindi ka convinced-convinced na gwapo ka, pero maniwala ka sa akin, ma-attract sa'yo, or magiging ma-appeal ka sa babae na kausap mo. Sa inyo malamit? Tandaan niyo tong word na to. Sense of humor. Ano yun? Sa Tagalog, dapat palapatawa ka. Pag magaling kang magpatawa, maniwala ka sa amin. Kahit hindi ka kaganda ang lalaki, ma-attract sa'yo ang babae. Bakit? Mas gusto ng babae ang kausap ang masaya. Gets? Kaya simple. Pag ikaw yung palog, sa ibang term, maharot. Hindi malandi ah, magkaiba yun. Maharot. Hindi kung kahit hindi ka agad sabi, ano ko, guwapo ako, masyadong titigang. Bro, kapal naman mukha ako, guwapo siya. Nagsabi siya, nanay ko! Hindi ka ba naniniwala? Grabe siya. Huwag gulat ka, magiging masayang kausap ka. Huwag gulat ka, usapin ka ulit niya. Tama hindi. And that's the time makakapag-build ka ng magandang relation, ng communication sa kausap. Pero kailangan mong magkaroon ng self-confidence sa magawa yun. Kaya kailangan mo lagi nagsasalita sa harap. Kung bakit may OPP everyday para masanay ka nag-present ng business mo. Everyday. Hindi para dahil maging seryoso ka mag-present. Kailangan mo lang masanay na nagsasalita. Gets ba yun? Hindi pwedeng mapagod ka, mag-present ka lang tatlong beses sa isang gabi. Pagod ka na. Hindi pwede yun. Kami dati 30 to 40 presentation everyday kami. Dahil sanay kami kasi galing ako sa offline. E pag ikaw hindi ka sanay sa pakikipag-usap o sa pag-present ng matagalan, baka dalawang rejection pa lang, dalawang humindi sa'yo, tutulog ka. Pagod na ako. Hindi pwede. Ulitin ko, napaka-exe ng 6 months. Napakaswerte nyo lang kasi pag napag-invite kayo ng easy words, 5,000 ka agad. Tatlong invite lang, may 15,000 kayo. Tama ba? Tama siya kasimple. Pero napaka-importante mag-perform ka at yung performance mo nakadepende sa attitude at character na meron ka, commitment mo para sa marketer's program, at the same time, yung sigasig mo na seryoso ka talagang gagawin. Hindi ka pwede nagkukunwari lang. Tama ba? Ako hindi naman sa pagyayabang, pero marunong ako magbasa ng tinatawag natin body language. Alam ko kung isang tao nagkukunwari lang na seryoso. Alam ko rin kung talagang sino nagsisibang. Promise. At minsan, may mga ginagawa akong recommendation. Pauwiin mo na yan. Halimbawa, nag-start ka first day. Pagdating ng 2 weeks, hindi ka pa marunong mag-present, kinakabahan na ako sa'yo. Baka pauwiin kita. Imposible hindi ka matuto within 2 weeks mag-present ng business. Bakit? Ano bang ibang ginagawa mo? Pagkagising sa umaga, ano bang kaharap mo? Di ba business pa rin? Within 2 weeks, hindi ka marunong mag-explain. Saan ka busy? Ano ba talaga yung priorities mo? Saan ka nagbababad? Tama ba? Ano siya kasi? Ngayon, pag marunong ka na mag-present, nagsisimula ng 5 fingers of network marketing mo. Wala kang makausap, kakabahan ka ulit. Kasi may chance talaga na hindi ka talaga seryoso. Hindi ka nag-a-approach, hindi ka agresibong maghanap ng bago makakausap. Kahit alam mo naman na ang market mo is tao. Wala kasi nakikipag-usap sa akin nito. Ikaw maghahanap, hindi sila maghahanap sa'yo. Yung posting na ginagawa natin sa Facebook, it's a matter of way na makita ng tao kakausapin mo na active ka talaga. Hindi talaga siya definitely naka-design na may mag-a-approach sa'yo. Ano yan? Bibihira yun. Sa networking, mas marami kang may invite kapag ikaw ang nag-approach. Ikaw yung lumapit, ikaw yung nagtanong, ikaw yung nag-add, ikaw yung nag-message.